best for me. Think you have to laugh, laugh. Don't you think that everything good is gone? So let me... Hi guys! Welcome back to my channel! So today, isi-share ko naman sa inyo kung paano ko ginagawa yung isa sa mga paborito naming kalaman from Century Tuna. Okay? Now, anong mga ingredients natin? Meron tayong Century Tuna in oil. Meron tayong mayonnaise, salt and pepper. Cayenne pepper is optional. Sugar. Tapos, gagamit pa ako ngayon ng condensed milk kasi natira ko pa ito sa last time na ginawa ko. So, optional po yung condensed milk. So, let's begin. Una natin gagawin, make sure bago natin buksan to, nalinis na natin ang hugasan. Okay? Step 1 is to drain. Drain at sinutin ang nasa lata. Okay. So instead na bumili pa kayo ng inyong kalaman, gawa na lang po kayo sa bahay niyo. Okay, yan. And then, antayin yung ma-drain yung kanyang oil. And then, kung masyadong malalaki yung slices, yung flakes, pwede mo siyang liit-liitan. Ganyan. Okay. So, yan. Napiga na natin. Tiga na. Okay. Pwede natin itabi yung kanyang oil na yan kasi pwede pa rin yung bangulang sa pan. Okay. Next. So, ilalagay na natin sa ating mixing bowl. Let's put it here. Sa ating mixing bowl. Then, maglalagay tayo ng ating mayonnaise. Ang dami po ng mayonnaise is depende pa rin sa preference nyo. Kung gusto nyo matuna, konting mayonnaise lang. Pero kung gusto nyo pang malaking pamilya, dadamihan nyo yung mayonnaise para pang barangay siya. Okay. Yan, imimix natin. Ganyan, look. So, para sa akin, tama na to yung kanyang mayonnaise. So, what we will do next is we will add some salt and pepper to taste. Tapos, naglalagay din po ako ng konting cayenne powder kasi healthy din po ito ang cayenne powder. Hindi naman po siya ganun kaanghang. Okay? Then, ito yung natira kong condensed milk. Kung wala po kayong condensed milk, white sugar or brown sugar is okay. Bakit po ako naglalagay nito? Kasi nakakaalis po siya ng langsa. Siguro mga 2 to 3 teaspoon, tablespoon po pala ng condensed milk. Ayan, pwede nyo rin po itong pang negosyo sa mga nagtitinda ng mga sandwich dyan, actually. Pwede. Diba? Okay. So, yan na yung mixture natin. So, gagawa tayo ng sample ng ating Century Tuna Sandwich. May ready akong tinapay dito. Siyempre, maglalagay tayo ng lettuce para maganda. At mag-a-add din po ako ng slice of cheese para special. Diba? So, yan. Lalagay tayo ng slice of cheese para special ang ating tuna sandwich. Then, maglalagay tayo dito sa ating tinapay. Masarap po ito pangbaon. Pangbaon natin sa office. Sa mga chikiting na mahilig sa tuna. Pero normally po, pang ano talaga ito, pang mga momshies and popshies.
Okay? Then, maglalagay tayo ng lettuce. Para masarap ang ating sandwich. Sa mga gusto ng jalapeno, pwede natin dagdagan ng jalapeno. Ako po, gusto ko ng jalapeno. Para may twist yung ating tuna sandwich spread. Yan, tapos igaganto na natin. Ho, diba? Ang ganda. Ayan na siya. Gusto mo ba tignan? I will do it. Masarap po kasi favorite ko to eh. Okay? So, ayan siya. Diba? Very easy gawin sa bahay natin. Tapos itong na-mix natin, itatago natin siya sa ref. It will last for from 1 week to 2 weeks. Ganun siya katagal. Basta nasa ref lang. Pero sa amin, hindi ito inaabot ng 2 weeks. 1 week lang siya. Okay, guys. So, lagay na natin to sa battle para itago natin dun sa ref natin. Okay? So, if you think na may natutunan ka sa video kong ito, please don't forget to share, like, and subscribe to my channel. At huwag mo kalimutan ang bell button para updated ka sa mga bagong video ko. Bye, guys! See you next time!